Kasi kinakarati ko pa yung mga nasa loob, tapos napakabilis ang tumakas. Ay, natapilo kasi yung chicks kanina, tapos sumama yung bibig niya sa mukha ko. Ay, Mr. Tai! Kinakarati chop ko pa sila ng ganito! Ha! Yeah! Ay. Ano ko ba naman? Kaligtas sa sweldo yan, di ba? Ay, sabihin na lang natin may chicks na nadulas, tapos tinaas niya yung braso niya, kaya nabasag yung bote. O sige, ako nang sasagot niyan. Ay, yan! Dahil din to sa chicks. Pakiusap pa tamari niyo ako. Pangako, hindi naman talaga ako nangangaliwa. Diba? Nahanap ko na rin siya. Ay, kayong dalawa lang pala yan. Mukhang nasiyahan kayo ah, sa panggugulo nyo rito. Anako, hindi naman masyado. Meron lang kasi kaming pumunta kami rito para sumali sa dance party. Maglilinis na lang kami mamaya. Ano bang pangalan mo? Sagot! Kami ang Saigon Bodyguards. Nandito para sa inyo. Grabe boss, ang hat naman na itsura mo. Parang kasing init mo yung araw sa itsura mo ngayon ha. Naku, mukhang mainit nga. At bakit niyo siya dinala sa napakadelikadong lugar? Ano bang naisip niyo at ganun ang ginawa niyo? Hindi ko naman kasalanan yun. Protektahan siya, ano man ang mangyari. Pero ligtas naman namin na ilabas yung kliyente kaya wala pang problema, hindi ba? Hinihingi ko bang paliwanag mo? Siniraan yung lugar na yon. Ako na pong bahala sa lahat. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko naman kaya mapigilan na nangyari. Pero kaya yun ang tatay. Ay, grabe. Kailangan niya pa bang sabihin yun? Ay, pero salamat kanina. Sa totoo lang, dapat sinuspinte ko na kayong dalawa. Pero personal kayo ni-request ng kliyente. Pakita niya siguro yung picture ko sa website natin. Sumba tayo mamaya. Kailangan na ng workout eh. Sasama ba si Trin sa atin? Ang six packs para sa mga picture. Pero ang point na to, kaya magbayad ng utang. Pumunta ka na rito! Sige po. Uy, Mimi. Tawagan mo ako mamaya. Ayusin mo naman. Kapag pumalya kayo rito, wala akong pakialam sa puwet nyo. Pupulbusin ko yan. Malilintikan kayo sa akin. Nan-
nandito na sila. Hey? Kumusta? Kuya. Ikaw pala. Masaya akong makita ka ulit. Medyo matagal na rin, hindi ba? Teka, istorbohin ko muna kayo. Anong ibig sabihin nito? Magkapatid kayong dalawa. Pero iba-iba kayo kung magsalita. Sa South siya ipinanganak, pero ako lumaki sa North. Pinanganak ako sa North, pero lumaki siya sa South. At yung tatay namin, pinanganak sa South, lumaki sa North, pero nasa gitna na siya ngayon. Tapos yung lolo ko... Sige na, tama na. Yan si Henry, 20 years old. Nag-aaral siya sa Harvard, may major sa philosophy. At bukas, babalik siya rito sa Vietnam para sa libing ng papa niya. Ibibigay namin sa inyo ang detalye ng flight. Ang trabaho niyo, bantayan siya sa katapusan ng linggo. Papa ni Henry ang CEO ng kumpanyang tinatawag na Lemel. Inatak siya sa puso nang hindi pinapangalanan kung sino ang tagapagmana niya. Sa Lunes, magkakaroon ng emergency board meeting para pagbutuhan kung sino ang susunod na CEO. Ang kumpanyang Lemel nasa delikadong sitwasyon ngayon. Kapag hindi nakapunta si Henry sa meeting, mawawala rin sa kanya ang kumpanya. Ang butuhan, masasabi nating lahat na delikado. Yun lang naman pala eh. Ako lang bahala dyan. Magpahinga ka kaya muna. Sa totoo lang, para sa akin, si Trin ang nababagay rito. Ah, pero isang team kami ni Vin sa trabaho. Pero sa pagkakataong to, ako na lang ang kigilos. Hindi! Ikaw at si Trin. Huwag kayo papalpak. Faye, umasa kang hindi kita bibiguin. Umasa kang hindi kita bibiguin. Sino ka? Si Captain America? Dapat siguro bigyan natin ng regalo si Faye. Huwag ka na mag-abala. Henry! Dito! Tingin naman dito! Henry! Si Henry ba yan? Henry! Kami mga bodyguard mo. Ako nga pala si Trin. Hindi ko kailangan ng mga yaya. Ako si Vin. Anong masasabi mo sa mga komento ni Attorney Min? Awal magtanaw, Miss. Anong mga komento? Sabi niya, masyado ka para o bata para maging CEO. Kanang kamay ni Papa si Attorney Min at nagtitiwala kami sa kanya. Hindi namin ipagsasawalang bahala ang opinion niya. Kami ang Saigon Bodyguards. Nandito para sa inyo. Ay, hindi ko akalain. Sobrang sikat mo pala. Ang papa ko ang sikat. Hindi ako. Sana meron ding security sa libing. Nako, ayoko madawid sa bat. Itigil niyo yung kotse. Hoy! Pasukin na bata. Ito yung unang store ni Papa. Wala pa rin pinagbago. Hindi siya pumayag na ipagawa ulit yan. Ay, ano ka ba? Iba na lang ang isipin mo. Parang yung bilyong-bilyong pera na mamanahin mo mula sa Papa mo. Dahil sa dami ng pera mo, wala ka nang poproblemahin kahit ano sa buong buhay mo. Bukod na lang sa 3,423 employees, ganun karami. Sige, sabihin mo. Hindi ba problema pa rin yun? Sabi ko nga, problema yun. Hindi mo katungkulan.
kung anong gusto ng iba na gawin mo. Dahil ang dapat mong sundin ay kung ano ang nasa loob ng puso mo. Sino may sabi? Si Jesus? Ano ba? Yung tatay ko. Bakit? Ninakaw niya kay Jesus? Ganyan na talaga siya. Matagal na. Buong buhay niya kahit hindi pa siya empleyado. May mga pinoprotektahan na siya sa buhay. Kaya ka rin ba naging bodyguard? Sinundan ko lang ang papa ko. Ayos sa pangatawan nyo, ah. Ano bang sekreto nyo? Nag-yoga ba kayo? Hindi. Zumba ang ginagawa namin. Oh, rumba? Zumba. Ah, ayun naman pala. Nasubukan nyo na ba mag-modeling? Oh, mga ilang beses na. Pero ang labi at puwitan ko, masyado raw malaki. Yun ang lagi nilang sinasabi sa akin. Pasensya na, boss. Duty po namin ngayon. Ah. Kumusta, boss? Nakilala mo na po pala mga bodyguard ni Henry. Ah, pasensya na po, sir. Huwag mo nang isipin yon. Ako si Giang. Ako ang vice president ng mga health product. Kumusta, sir? Ano, Kuya Giang? Tingin mo ba talaga pwede rin ako maging model? Alam mo, yan ang paborito kong necktie mo. Kung gusto mong makatagtag, boss, sigurado ako, Henry, maiintindihan yun ang buong board. Salamat po. Pero de-decision na ako. Oh, sige. Sigurado ka na ba? Opo. Siguradong ito ang gusto ni Papa. Ako na po ang bahala sa kumpanya namin. Oh, sige. Meron kaming fresh milk. Gusto niyo po ba na ito, mga sir? Oo, sana eh. Kaso dapat ko munang malaman kung saan ang galing yan bago ko inumin. Sige na, uminom ka na. Ako mismo ang naghanda niyan. Si Henry. Iinumin mo ba? Grabe sariwa nga. Galing pa siguro tumularon sa baka. Si Henry. Vin. Kaya na yun ni Vin. Pwede bang tulungan mo akong mag-ayos para sa speech ni Giang? Vin? Ipakilala sa inyo ang pinakamasipag na empleyado ng kumpanya. Ang totoo, wala na ako ibang kakilala rito na mas masipag sa kanya sa pagtatrabaho. Siya ang paborito ni CEO Le. Mahal na mahal siya nito at itinuring na para bang sarili niya na ring anak na babae. Ipinakikilala ko
mo nga palakpak yan. Masaya pa siya, Spade. Si Chichi, alam kong napakahirap nito at hindi madali sa iyo natanggapin. Naiintindihan ka namin, Chichi. Meron ka ba mga gustong sabihin sa kanya? Gising, gumigis na tayo! Lobat na ako. Ano ba, kuya? Gumising ka na nga! Patas na tayo! Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Ay! Kinampihan mo pa? Tumawag na tayo ng mga polis! Naku, huwag mo gagawin yan. Ano ba? Kinidnap nga si Henry! Hahanapin namin si Henry. Ikaw nang bahala rito! Trin! Ayan, gising na ako. Aray! Vin! Pasensya na po, sir! Ano bang problema nyo? Pasensya na, sir. Kukuha ko ng tuwalya. Thank you.
Henry! Padagdag ng sibuyas tsaka karne ng baka. Walang toge, ha? Oh, sige po. Maraming salamat. Ang astig nyo kanina. Oo, oh, alam na namin yun. Astig talaga kami. Trin, teka, ano nangyari? Say? Ano nangyari kay Henry? Nabawi nyo ba siya? Trin? Trin! Narinig mo ba ako? Hello? 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 Uy, Faye. Oo, oh, relax lang. Huwag ka mag-alala. Nabawi namin si Henry. Oo, oh, sa safe house na lang. Sige. Anong sabi mo? Relax. Kuya, pasensya ka na talaga kasi yung tindahan nasira namin. Anong pangalan mo, ha? Ano mo ginagawa mo? Sensitive ang balat mo. Ano ba naman? Bitiwan mo siya. Tingnan mo kasi. Parang photocopy. Parang scan. O doppelganger. Bata pa lang ako, napakasakitin ko na. Kung kinidnap niyo ako para sa mga bato ko, malulugi lang kayo. Pakawalan niyo na ako. Kinidnap ka? Kami yung mga humahabol sa kidnappers. Mga professional na bodyguards kami. Ba't talaga naman? Mga bodyguard talaga kayo? Ano pangalan mo? Ako si Fook. Ganito ang kasunduan natin. Yung kliyente namin, kinidnap. Tapos napansin namin sobrang kamukha mo siya. Kaya, kung tutulong ka at magpapanggap bilang kliyente namin ng ilang araw, kahit ano pang gusto mo, ibibigay namin. Pasensya na, pero ang kaya ko nga lang ispilingin yung salitang fo. Pasensya na, gusto ko na pong umuwi. Sandali! Ayos lang. Hayaan mo na. Ano? Sapat na siguro yung tinitinda niyang fo. Tama ka nga. Wala na tayo maibibigay sa kanya. Oh, nandito ka pa. Magbebenta ka pa ng fo, di ba? Kung papayag ako sa inyo, anong makukuha ko? Gusto mo ng pera? Gusto mo doble ng kita mo? Ayoko ng pera. Mga babae. O baka mga lalaki. Eh ano ba kasing gusto mo, batang noodles?
Gusto ko maging bodyguard. Gusto mo maging bodyguard? May potential siya. Sasanayin kita para maging isang bodyguard. Talaga? Yung pangunahing batas sa pagiging bodyguard, alam mo ba? Protektahan ang kliyente, ano man ang mangyari. Hmm? Galing manghula. Galing sa puso yun. Henry? Henry? Ano bang nangyari sa'yo? Kapatid, basta ganito yan. Kasi top secret na impormasyon to. Hmm. Pero maniwala ka, okay na siya ngayon. Di ba anak ng Henry? Henry? Nakalimutan mo ba yung pangalan mo, Henry? Siyempre, hindi ko nakalimutan. Ay, ganda. Grabe, ang ganda mo talaga. Hmm? Teka, bakit amoy faux ka? Mahilig ka rin sa faux? Nakikilala mo ba ako? Ikaw ang... ikaw ang... Ang chicks ko! Aray po! Pasensya na! Ikaw ang girlfriend ko! Sandali nga lang! Sino ba to? Nasaan na ba si Henry? Kalma lang, Faye. Ganito, sandali lang naman to. Pumayag siya na magpanggap bilang si Henry hanggang sa... Ano? Magpanggap bilang si Henry? Nababaliw ka na ba? Henry, naku Henry! Tatawag ako ng polis! Ay, wag. Nasa kamay nila ngayon si Henry. Siguradong ihingi sila ng limpak-limpak na pera! Naku, ika-cancel ako na yung press con. Huwag mo i-cancel yun. 2 oras na lang, press con na! At kapag nalaman nyo ng media, maniwala ka. Lalo lang lalala ang sitwasyon. Kuchilyo. No. Puso. Say, hahanapin namin si Henry. Pangako. Oh, sige. Pero... Kaninong lipstick ba to? Ha? Ah, grabe, ang tinik, di ba? Hindi ah, kasalanan to ng waitress. Nung waitress? Ayos, ang bilis niya, no? Mali ang iniisip nyo. Sinapak niya ako. Ha? Huh? Uy, teka. Uy. Ah, tingnan mo. Teka lang, ano yan? Meron bang sapak nakahugis ng case mark? Baka may suot siyang singsing. Mukha kasi itong... Pare ang orchid. Hmm? Anong ginagawa mo? Wala lang. Si Manang Mishan ang pinakamagaling sa Saigon. Walang makakatakas sa mga mata niyang may kakayahang makita ang lahat. Sabi na nga ba kahit sa langit ng bababae ang asawa ko? Ang galing mo! Tama ka! Maraming salamat, salamat. Ang mga pogi lang ang pwedeng humarap kay Miss Han. Oh, mga matang parang sa kalapati. At napakatangos na ilong. Malapusong mga labi. Kaakit-akit na pa nga. Marami sigurong lalaki ang naghahabol sa'yo. Hindi po ako babae. Hmm? Hmm? Sigurado ka? Tama na! Ito, tingnan mo! Oo nga, nararamdaman mo ba? Sinapak siya tapos yung pasa galing sa singsing. Oh, ang Blood Orchid Gang! Ang Blood Orchid Gang? Ang alam ko malupit sila. Magsilayas na kayo! Nalilayas na! Pumuputol daw sila. Iligtas mo kami sa kapamakan. Iligtas mo kami sa kapamakan. Manang, sabihin mo na! Iisa lang naman.
ang lugar kung saan tumutubo ang Blood Orchid. Yan. Doon sa lugar na hindi sinisilayan ng araw. Ay, ito. Pakiusap, iligtas mo kami. Henry, ang sabi mo hindi mo ipagsasawalang bahala ang opinion ni Ming. Handa ka na bang iwanan sa kanya ang kumpanya para makabalik sa school? Oo naman. Ibig kong sabihin, hindi. Siguro? Kung sa bagay, kapag ako naalis sa trabaho, pwede mo akong turuan magluto ng pho. Sige, pwedeng-pwede. Merong rare beef pho, pho na maraming taba, nilagang baka sa pho, pinirito. Tama pho. Na! Namatay ang papa mo. Kaya bakit numingiti ka pa dyan? Hinding-hindi ka pwedeng umiti, naiintindihan mo? Hindi numingiti si Henry. Ano ba? Mukha ka naman ay impacho. Natatandaan mo pa ba? Si Henry at si Fu, hindi ngumingiti. Ayos. Anong problema? Kailangan ko magbanyo. Nasaan si Henry? Kayo pala, boss. Si Henry po, nag-aayos sa banyo. Teka. Yung mga lokong bodyguard niya, nasaan na? Baka manggulo na naman sila rito. Ayokong pagpiyestaan sila ng media. Hoy, Tay! Nandito na ang Saigon bodyguards. Ako na po ang bahala. Tay! Nakabukas pa ang zipper mo. Huwag kang kumilos na parang baliw. Mapapahiya ang kumpanya. Uy, ayos ang porma mo ah. Ireto mo naman ako sa chicks. May nakuha ba kayong mga lead? Nag-practice ka ba? Ganito, kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng umiti mamaya. Itatak mo yan sa ulo mo ah. Bawal ang tungkol sa sabaw. Tara na. Ang mga kalaban yung kumpanya mas tumataas na ngayon ang market share. At ang division lang na mas tumataas pa ang market value ay ang mga produktong pangkalusugan ng Giang's Power Milk. Sa pagpabalik ng inyong kumpanya, ano ang mga hakbang na gagamitin nyo para tumaas ang demand? Magandang tanong yan. Gatas ang pangunahing produkto namin, hindi ba? At syempre, sino pa ba ang mga mahilig uminom ng gatas? Yun ang mga sanggol. Kaya naman, kung mataas na demand sa gatas ang dapat naming maabot, sa tingin ko, kailangan ng mas maraming babies. Ang sabi mo ba sabihin, mas marami pa mga baby products? Oo. At bukod pa sa sinabi ko, para makagawa ng maraming babies. Ang sabi niya. Pero yun naman ang gusto nating lahat, di ba? Ano bang naaalala niyo kapag gatas ang pinag-uusapan? Para sa akin, sexy. Kasi syempre, galing yun sa... Um,
Siyempre kailangan ng gatas ng ina para sa development ng mga sanggol. Wala tayo rito kung hindi sa gatas ng ina. Sobrang lambot. At saka sobrang bilog. Ang ganda nila. Binibenta ng kumpanya namin ang pinaka-sexy na inumin. At kapag ako na ang naging CEO ng kumpanyang Lemilk, umasa kayo na gagawin ulit sexy ang gatas. Sisipuhin ko yan! Hinahanap nyo. Huwag na huwag nyo palalampasin ang mga produkto ng Lemilk ni Henry. Ang paniniwala ng iba, gumagamit siya ng mga marketing trick na natutunan niya sa Harvard. Matatandaan sa stage at tumira bago bumalik ng bansa. Sexy ba talaga ang gatas? Dapat bang ganun ito? Yan ang laman ng lahat ng mga debate ngayon. Teka, kalma lang, boss. At paano ko naman malalaman na may kakambal pala siya? Sabi lang, hindi ko alam! Huwag ka na magreklamo, hulihin mo na lang! Grabe! Okay ang ginawa mo, Fook! Ayos ang naisip mo, ha? Woo! Meron tayong lobster buffet. Libre namin. Talaga? May lobster buffet? Oo! May steamed lobster, inihaw na lobster, pritong lobster at lobster fo. Sa tingin ko, kailangan magpalit ng pantalon. Ay! Sige, dapat ako rin. Hoy! Hahanapin pa rin natin si Henry! Ay, pagkatapos na ng lobster. Tara. Ayos ang ginawa mo kay Fook. Maraming salamat. Alam ko kung anong iniisip mo. Pero hindi ako pwedeng laging umasa kay Kuya. Pero Thay, ang trabaho namin, alam mo... Delikado. Naiintindihan ko yon. Trin, malaki na ako. Alam kong nangako ko kay Kuya Vin na hindi mo ko ipapahama kahit kailan. Wow! Sige, ilabas mo lahat! Grabe, ayos to! Akit muna ako. Oh, sige. Hindi nyo dapat pakialaman ng mga gamit ni Henry. At dapat, hindi mo nilalandi ang kapatid ko. Tama! Wala naman akong ginagawa. Basta tandaan mo akong kuya niya. Layuan mo siya. Nandito na yung lobster! Lobster! Gusto mong kagatin ko yan? Uy, nandiyan na! Ito na ang lobster! Ang lobster ko! Wow! Bon appétit! Fuck! Ako talaga naman! Anong nangyayari? Doon ka sa labas! Ako sandal! Teka! Fuck!
Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Alam niyong hinahanap namin si Henry, di ba? Pero sandali lang. Unti-untiin muna natin. Umili kayo. At ipinapangako kong yun lang ang gagamitin ko para saktan kayo. Pero bago kayo pumili, may ikikwento muna ako sa inyong dalawa. Ang huling namili rito, ngayon ganito na ako maglakad. Hindi nyo naman kailangan magmadali. Maghahanap ako ng mga manonood. Fook, okay ka lang ba? Tubig. Vin! Di ba dapat binabantayan mo sila? Buisit! Tingnan mo! Nakatakas sila! Huwag kang mag-alala. Parte na plano to. Nilagyan ko sila ng tracking chip. Sila mismo magdadala sa atin kay Henry. Ha? Oh, and we sound it, I'm the totally vergung chung mutato. Vin hoan cho anh thật to và do và sau đây ta em sẽ bị kích thích bởi. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi na ka mamatay ang pagsabi ng salamat. Shhh! Tingnan mo. Walang hinihinging ransom. Nakapagtataka. Ano naman yan? Gusto ko silang bawian. Tama ng biro. Seryoso na to, okay? Sandali lang. Mag-isip ka nga muna. Sa grupo ng mga nakahubad, ang nakadamit, mas marumi. Pribadong event to. Mga imbitado lang ang pwede. Mga imbitado lang? Sino ba kami sa tingin mo? Ako lang naman ang Zumba instructor ni Mr. Tu. Sige. 1, 2, 3. Ha! O sige, ako nang tatawag sa kanya. Hoy! Anong meron? Uy, ayos ah. Siguro, kung pwede yung tusukin itong straw. Pwedeng-pwede kong magkumpin lahat yan. Ako si Long. Ang bedroom king. Oh, ito ang yate ng ate ko. Kahit saan pwede nating puntahan. Halika na. Hay ko ting la, hay ko ting. Mga lampa at mga
Sobrang nakakamangha, di ba? Oh, sige, ganito. Ipapakita ko ang tanak. Pasensya na. Nasaan ang banyo? Mamaya ako natatanawin. Sige, para sa inyo lahat, oh. Sino pa may gusto? Ayun! Ino! Ino! Yes! Mukhang nagkakasayaan kayo, ah. Ako nga rin, pahingi ako ng baso. Pahingi pa ako. Hoy, sabi ng pahingi. Bodyguard, sali ka rito. Henry, umalis na tayo. Tumayo ka na. Dito lang ako. Sumali ka na sa amin. Tingnan mo. Sino bang may kailangan ng mga boto at ng mga board member? Ang gusto ko lang magsaya. Akalain mo yun? Masaya palang makidnap. Naghihirap sa trabaho ang tatay mo, tapos binabaliwala mo lang? Wala akong pakialam! Anong apelyido mo? Anong apelyido mo? Lea ang apelyido mo. Ang pangalan ng kumpanya. Lemelk. Gusto mo bang mapalitan ang pangalan nito? Pangalan na dapat mong pinoprotektahan? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Patawarin mo ako. Uy! Kulang pa ba sa iyo yung fo? Sige, yung pa ako naman ang tikman mo. Nandito na si Mama. Walang gatas si Mama. Hey, mali naman ang timing mo eh. Mamaya na lang. Ayos ka lang. Sinipa mong Reyna ko. Oh.
Hoy! Hoy! Ising! Ayos ka lang, Kuya Dat! Uminom ka ulit ng gatas? Dali, sampalin mo ako. Tagmo! Isa, dalawa, tatlo! Punta, Bedroom King! Pinapasok kita, di ba? Tapos iniwanan mo ako. Ipapakita ko pa naman sana sa'yo yung orchid ko. Trin! Bye-bye! Oh, beauty queen! Mahal kita! Bad boy. Hello? Alam mo, Tay? Nagawa namin! Totoo ba yan? Kasama na namin si Henry! Hindi ka nagbibiro, di ba? Henry? Uy, Henry! Uy, Tay! Henry! Ang galing naman ito! Pero teka, Henry, sino yung mga kumidnap sa'yo? Dun sa libing, may sinabi ako kay Attorney Min na handa akong patakbuhin ng kumpanya. Natatandaan mo ba nung namatay si Papa? Sa bahay ni Mr. Min, nagkakaraoke sila. Ibig sabihin, hindi namatay si Papa. Henry? Uy, Henry! Henry! Thank you.
dito lang ako. Si Henry nasaan? Vin! Tatawag na ako ng pulis. Bakit ka ba nagmamatigas? Pasensya ka na. Pero matali ko siyang kaibigan. Hindi ko kaya. Gising ka na ba, Sleeping Beauty? Gumising siya ngayon-ngayon lang. Nakuha mo yung address? Pasensya na pero hindi ko pwedeng ibigay sa iyo yun. Illegal sa amin yun. Ano nangyayari? Makinig ka mabuti. Nakita ko si Giang sa van. Nasa loob siya nung kinuha si Henry. Sigurado ko bang siya yun? Mismong si Henry. Kay Mi naghihinala. Narinig mo naman siya. Alam ko kung ano nakita sigurado ko. Sigurado ka? Diba? Na-aksidente kayo? Nabago kang ulo mo? Tinignan ko siya sa mata. At napakasama nito. Hindi ba? Si Natay at Fook pupunta sa charity lunch mamaya. Pati si Giang pupunta ron. Say, pupunta lang kami para malaman yon. Tumutupad ako sa pangako. Kapag mali ang sinabi mo, huwag mong asahang tutulungan pa kita. Mukha ba ako sinungaling? Tingnan natin yung pinto sa likod. Ano bang bagay na to? Aba, syempre, hindi ko rin alam. Basta pumasok na tayo. Sobrang sikip. Hindi ako kasya. Aba, malamang. Ano ba yung pet ko? Resibo ng Fresh Cow Farm? Hindi ko alam kung anong resibo yan. Pero tingnan mo, may tatak ng blood orchid. Ano? Pero resibo lang to. Nung nasa yate tayo, sinabi ni Beauty Queen kung anong pangalan niya. Ito ang ebidensya natin. Hehehehe.
pare-pare-aso tayo. Meow. 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 Bilis! Tigil! Taas ang kamay! Sige, kumain lang kayo. Kain lang. Sa pagkakaalam ko, doon sa may Harvard, sikat ang mga lobster. Opo. Tama po kayo. Ay, sige Henry. Bakit hindi mo kami kwentuhan tungkol sa mga natutunan mo bilang estudyante ng philosophy sa Harvard? Oo nga, Henry. Gusto namin malaman ang mga natutunan. Kung gusto mo, English pa ang gamitin mo sa pagkukwenta. Sige. Sa tingin ko po, sa susunod na lang po siguro, baka po kasi lumamig ang pagkain natin. Ayos lang yan. Magkukwento rin siya. At first, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just a second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me quick goodbyes? You think I crumble, you think I lay down and die. Oh no, no, I will survive. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my lives to live, I've got all my love to give. I'll survive, I'll survive, yeah. Ooh, yeah, yeah. Oh, oh. I've got all my lives to live, and I've got all my love to give. I'll survive, I will survive, palaging palpak. Sinumbantay ni Henry nung araw na nakidnap siya. At kaninong ideya yung paggamit kay Fok? Pati ang pagpasok sa bahay ng inusenteng tao. Tiningnan ko si Giang nang diretso sa mga mata niya. Hindi siya inusente, masama siya. Ang kailangan natin ngayon, pagdugtungin ang lahat.
ka ba? Alam mo ba ang paghihirap ko para lang makapasok ka sa trabaho mo ngayon? Hindi tulad ng panlalandi mo sa kapatid ko. At kahit kailan, hindi ka magiging totoong bodyguard. At ikaw, hindi ka magiging kasing galing na tatay mo. Tama na! Suspendido kayo ng walang sweldo. At saka, wala na kayong kotse mula sa kumpanya. Tingin ko, masyado na mahirap para sa kanila yan. Hindi maaari yun. Kailangan nilang matutunan na mali nila. Inasahan ko na to kay Finn. Pero hindi mula sa'yo, Trin. Hayaan mo na. Humingi ka ngayon ng tawad kay Mr. Gang. Naku, hindi na kailangan ng ganon. Boss, makinig po kayo sa akin. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Sinabi na sa akin ni Tay ang lahat. Pati na yung kay Fo? Oo naman, pati yun. Ligtas ang kalagayan niya ngayon doon sa bahay. Kung hindi natin mahahanap si Henry, si Fo ang boboto sa board meeting. Boss, sa bahay ni Giang, may nahanap kami. Tama na! Sigurado ko, hiyang-hiya ngayon ang tatay mo. Anong sinabi mo sa kanya? Wala ka na ron. Kahit sorry, wala. E palagi kang palpak. Kapag ipit ka na, dun mo malalaman ang totoong kaibigan mo. Nandyan ba ang kuya mo? Ang akala ko, kasama mo si kuya. Alam mo, kami, nagkamali ako kanina. Patawarin mo ako. Umuwi ka na. Siguro nagkamali rin ako. Hindi para sa iyo ang trabaho to. Say! Say! Hello? Finn. Ikaw ba yan, Finn? Henry, ikaw ba yan? Gusto rin namin ang kakambal ni Henry. Magpakabait ka at ibigay mo siya sa amin. Kung hindi, baka makita rin ni Henry si kamatayan tulad ng papa niya. Henry! Protektahan natin ang kliyente! Protektahan natin ang kliyente! Protektahan natin ang kliyente! Hello? Hello? Hoy, Fok. Mag-isa ka ba ngayon? Nandyan ba si Ni? Sagutin mo agad ang tanong ko. Naku, pasensya na. Ang pangit ng panahon dito. Oh, sige. Fok, kailangan kong tulong mo. Nasa panganib si Henry. Pwede ka makipagkita sa akin. Pasensya na, Vin. May mga bisita kasi ako eh. Sino yan? wala po. Chicks ko lang po to. Fok, kailangan talaga kita. Pwede ka bang makipagkita sa akin ngayon? Hindi ko alam eh. Baka magalit na si Faye. Nangako ako sa kanya eh. I-loudspeaker mo. Sandali lang po. Fok, nakikiusap ako. Ikaw ba may sapat na tapang para maging isang
bodyguard. Sabi ng i-loudspeaker mo. Okay. Baby. Ila-loudspeaker ko muna, ha? Uy, honey ko. Nandito ako. Sino to? Hi, ako si Sisi, ang honey niya. Sigurado kang hindi lalaki to. Ano bang sinasabi mo? Kung gano'n, nagde-date kayo ni Fook? Oo, oh, nagde-date kami. Siya ang aking labidabs, ang honey pie ko. Bakit parang mahirap paniwalaan? Ah, siguro hindi mo pa nakikita ang mapungay at maganda niyang mga mata. Sa tuwing tinitingnan ko yun, pakiramdam ko, yung buong katawan ko, natutunaw na parang malagkit na mantikilya. Hindi ko talaga mapigilan. Totoo ba yan? Abaho ko naman, miss. Masyado niya nga akong kinukonsinti. Kinukulayan niyang kukuko. Pero sa tuwing sasapit na ang gabi, nag-iiba siya. Para na siyang ligaw na kabayo. Ano ka ba, honey? Pinapakilig mo naman ako sa himo. Tama na! Sapat nang narinig ko. Ah, pasensya ka na, miss. Masyado lang ako nadala sa emosyon ko. Lalo na kung itong pinag-uusapan. Sige na, honey. Bumalik ka na sa mga kaibigan mo. Huwag mo kong kalimutan. Mamayang gabi, sasakyan mo ang kabayo sa mga panaginip ko, okay? Oo naman, honey. Pangako yan! Sige na po, tulog na. Matulog ka ng mahimbing. Saan ang Fresh Cow Farm? 1504. Nasa labas na ako. Ano lang dapat kong gawin ngayon? Kaya mo ba umakyat doon sa mga bakal? Susubukan ko. Nakakyat na ako. Tapos, kita mo ba yung kable ng kuryente? Oo. Kaya mo bang lumambitin doon? Oo. Abat talaga naman. Teka, Vin. Napapaliw ka na pa? Hindi pa naman. Sige. Pero, pwedeng tawagan ko muna si nanay bago ko gawin yun. Pagubad ka ng pantalon. Ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sige na, Labi Dobbs. Gusto ko na kasi talaga makita yung ligaw na kabayo. O sige, gagawin ko na nga eh. Basta huwag ka na magsasalita ng ganyan. Tapos ngayon, isabit mo yung pantalon mo rin sa kable. Okay. Ayan, sumabit na. O sige, pagbilang ko ng tatlo, kumapit ka sa pantalon, tapos tumulon ka. Bibilang na ako, ha? Tatlo! Uy, sandali lang! Vin! Teka lang, oh. Ano na naman? Kapag namatay ako, pakisabi na lang kay nanay na namatay ako bilang magiting na bodyguard. O sige, makakaasa ka. Ha?
Ikaw ang mamatay? Labidabs kong ligaw na kabayo. Ako ng bus. At isa pa. Tandaan mo, katulad ko, bodyguard ka na rin ngayon. Ako, atapang at tao. Ako, ako matakot. Tulong! Isa ko! Uy! Tulong! Isa ko! Tulong! Tulong! Power milk. Magandang araw sa inyo. Ano ba kayo? Saan nyo ba ako dadalhin? Pwede ba magbanyo? Nahihina kasi ako eh! Ah!
Maraming salamat. Patawarin mo sana ako. Tulong! Hoy! Huminto kayo! Ay na! Mag-iingat kayo sa pagbubuhat niyan. Pag may nabasag kayo, babasagin ko mukha niyo. Hoy! Uy, Beauty Queen, nandito na ang hari mong pogi. Sundan niyo ako! Dyan. Kapag hindi ka tumabi, babalihin ko ang isa pang braso mo. Subukan mo. Kahit ano mangyari, dadaan kami dyan at hindi mo kami mapipigilan. Hoy. Dito ba? Sana sinabi niyo kaagad. Madali naman akong kausap. Kasi inyo. Siyang dancing orchid. Tingnan natin ngayon kung sino mas nakakatakot. Huwag kang humarang sa daanan namin. Bakit ba kayo nagmamadali? Dito na muna kayo. Itaas niyo ang kamay niyo. Halika na! Magsayaw na tayo! Medyo malakas ka, honey. Sige na, tumakbo na kayo! Bilis! Grabe, ang sakit naman ang ginawa mo! Ho, ho, ho.
Sayang naman, mukhang hindi mo na matitikman ang gas. Iniligtas mo ko. Tunay kang bayani. Beauty Queen, isa lang ako. Hamak na bodyguard. Iwan mo siya. Kung hindi, gigilitan ko sa leeg ang mahal niyong si Henry. Hindi naman ako si Henry. Siya yung nasa kaliwa mo. Oo, ako nga si Henry. Eh, ano naman ngayon? Pareho ko na lang kayong pupuruhan. Okay? Pagiging bodyguard, kahit anong mangyari, kailangan mong protektahan ang kliyente mo. Huwag mong gawin yan! Meeting. Say.
Pasensya na po kayo. Fook, hintayin mo rin tayo mga polis, ha? Okay. Salamat, bro. Hindi ba ilegal kung tatlo? Ayos lang, ako nang bahala. Sumakay ka na. Bye-bye! Galingan niyo, ha? Woo! Yeah! Hello, say! Nasaan na ba kayo? Papunta na kami dyan! Kasama namin si Henry! Ha? Magpatawag kayo ng mga pulis! Kumapit kayo mabuti! Simulan na natin to. Ang mga member na gustong bumoto kay Mr. Giang, taas ang kamay. Maraming salamat sa inyo. Masaya akong sinuportahan niyo ako. Bas, bas, bas! Nandito na kami! Atang! Henry? Sandali, hindi pa sa'yo to. Henry, masaya akong pumunta ka rito. Pero nahuli ka na. Sa totoo lang kasi, kanina pa tapos ang botohan. At pinili ng lahat si Giang bilang CEO. Sandali lang! Ako bahala. Makinig kayo lahat. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo. Pero itong si Giang, meron siyang mga matang malademonyo. Kaya hindi siya pwede maging CEO ng kumpanyang Limil. Diba, ikaw lang naman, Mr. Giang, ang nag-iisang pinuno ng Blood Orchid Gang? Hmm? Huh? Anong sabi niya? Mahilig talaga ako sa orchids. Lahat naman tayo may mga paboritong bulaklak. Pero siguradong hindi ako kasali sa gang na yon. Alam niyo bang lahat kung bakit mataas ang division ni Mr. Giang? Pera. Power Mill. Makinig kayo mabuti. Kaninang umaga, nakita ng partner ko ang mga tauhan ni Mr. Giang. May pinupuntaan silang lugar para kumuha ng mga maletang may limpak-limpak na pera. San galing ang perang yon? Simple lang ang sagot sa mga illegal na pasugalan. Yung mga bote, pinapadala sa mga partner nila para yung kita maging legal. Pero, saan ba talaga napupunta ang lahat ng pera nila? Siyempre, wala nang iba kundi sa Blood Orchid ka. Naku po, nabisto ka na pre. Ito ang ebidensya. Ayon dito, bumili ka na maraming gatas mula sa kumpanya. Pero wala ka namang binili na kahit ano. At ginawa mo lang itong peking resibo para mangamkam ng pera. Kumami ka! Ano bang kalokohan niya sinasabi mo? Milk farm yan na nagsusupply ng mga raw material. Kung totoo ang sinabi mo, bakit yung address dito? Isang opisinang walang laman sa kung saan mga iskinita. Hmm? Malamang. Yung main headquarters nila, dun mo lang makikita sa may daklak. Tama siya. At ang sabi mo sa amin, peking resibo to. Ha? Siguro kasi, naabutan nyo yung mga tauhan ko na nagpapadala ng mga kahon na walang laman sa mga kliyente namin. Gagamitin nila yun sa basura. Kung ganoon pala, saan ang galing yung mga pera? Siguro, yung iba mga nagtatrabaho sa akin, may ginagawang kalokohan hanggang ngayon. Mahirap yung pigilan. Lalo na, nasa pulisiya ko, ang magbigay ng pagkakataon sa mga minsan lang naligaw ng landas. Ay, ang hirap talaga. Meron po bang problema rito? Ha? Pasensya na po kayo mga sir. Meron lang kaming hindi pagkakaunawaan. Henry, naniniwala ka ba na kaya kong gawin ang ganong klase ng panloloko sa kumpanya ng papa mo? Ha? Pag-isipan mo ito na mabuti.
May mga hawak ka bang iba pang ebidensya? Bukod sa peket, walang kwentang resibo na dala na kasama mo. Talaga nakakadismaya ang ginawa mo. Pasensya na kayong lahat. Meron ngang hindi pagkakaunawaan. Isa lang naman ang lugar kung saan tumutubo ang Dan Orkin. Vin! Ano bang ginagawa mo? Tama si Vin! Parte siya ng Blood Orchid! At ito ang katibayan! Ito! Ano bang ginagawa mo? Oy! Hindi mo pwedeng basta sirain na lang ang damit niya! Papakita ko sa inyo! Napapaliw ka na ba? Vin! Tama na yan! Tulong! Pakiusap mo! Walang palalain na sitwasyon! Gusto mo ba talaga masibak sa trabaho? Bitiwan mo siya! Huwag kang gagalaw! Nagilan mo na yan! Tama na! Ikaw nang bahala! Iisa lang ang lugar kung saan may Blood Orchid. Sa lugar na hindi kayang maabot ng sinag ng araw! Ano sa tingin mo? Mukhang kasama nga siya sa Blood Orchid. Anong Blood Orchid? Rosas lang ang tattoo ko. Sir, pasinto na lang kayo magpaliwanag. Tayo na pa. Bakit? Hindi krimen ang magpatato. Teka sandali, wala kayong karapatang bastusin ako ng ganito. Ano ba kayo? Nararapat lang na pag-usapan ulit natin kung sinong susunod na si Hiyo. Pero mukhang malinaw na sa atin kung sino na ang taong yon. Henry. Nakapag-desisyon na ang buong board. Alam namin hindi ka pa handa. Kaya naman, nandito kaming lahat para gabayan ka ng maigi. Tulad na lang ng kagustuhan ng papa mo. Kaya Henry, mula sa araw na ito, ikaw na ang magsisilbing CEO ng buong kumpanya ng Lemil. Sandali lang po. Kayong lahat, napakalaki ng pagpapasalamat ko sa inyo. Bilang bagong CEO, itinatalaga ko ngayon si Attorney Min bilang bagong CEO. Ano? Gusto kong sundin ang puso ko. Ang titulo ng CEO, hindi basta hinihingi mula sa iba. Dapat pinaghihirapan to. At ang hiling ko sa hinaharap, maging karapat dapat para sa titulong yan. Gusto ko tong pagsikapan na katulad na lang ng ginawa ng papa ko. Henry, ang totoo, ginulat mo talaga ako sa mga sinabi mo. Masaya ako marinig yan mula sa iyo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng papa mo. Boss. Sinuway mo mga direct order ko sa'yo. Pinahamak mo ang buhay ng dalawang bata para lang matapos ang trabaho mo. At napakaraming damage ang kailangan sagutin ng kumpanya natin. Tama ka nga, boss. Nakakadismaya ang lahat ng ginawa ko. Ang totoo, hindi naman ako nadidismaya sa'yo. Bago mamatay ang papa mo, meron akong pinangako sa kanya. Nagagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging mahusay ka sa trabaho at patatagin ang loob mo para maging responsabling leader. Ilan taon din akong naging mahigpit sa'yo. Ginawa kong lahat ng to dahil sinusubukan kong ilabas ang buong potensyal mo para magabayan kita na maging mabuti at magaling na tao tulad ng inaasahan niya. Isang lalaking tulad niya. Uy, boss! Uy, hindi ba maayos naman ang trabaho ko? Kaya, pwede nyo na ibalik yung kotse ko mula sa kumpanya, hindi ba? Tingnan natin.
tayo mamaya. Pero hindi gusto makipag-usap sa'yo. Alam ko, mas maproprotektahan mo siya kaysa sa akin. Ano? Uy, kuya! Patawarin mo sana ako. Ikaw talagang tamang labitan para sa ganitong trabaho. Hindi lang naman ako ang sinasabi mo. Dahil kaming dalawa yan. Siya nga pala. Ano nang mangyayari sa ating dalawa? Salamat mga kuya.